mga Kanigo Show, welcome to Rose Name Channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Kung baguhan pa lang kayo sa aming channel, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa susunod naming mga videos. Ako nga pala si Ate Rose nyo. Ako nga pala si Dane. Ang tindera at tindero ng bayan! Okay, so bago kami mag-start, magpapasalamat muna kami dahil kami ay 4,000, nasa 4,000 subscriber na. Subscriber na kami. Happy 4K subscriber po. Dahil sa inyo, nagpapasalamat kami sa lahat na nag-subscribe sa amin, sa mga nanonood na hindi makapag-comment. Thank you po. Dahil ngayon ay nasa 4,000 subscribers na po kami. So maraming salamat sa inyo po. Thank you. Ulit-ulitin ko. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Yan. So kami ngayon ay naka-yellow. Yan. Naka-yellow kaming dalawa dahil sabi nga ni Inday Rose Jam na ang yellow daw ay nakakaganda at nakakagwapo. So para gumanda at gumwapo, kaming dalawa ni Kuya Dave, so nag-yellow kaming dalawa at saka ngayon. Yellow sign of gold. Oh, gold. Gold. Pera. Oh, may pera. May pera sa yellow. Kayamanan, 'di ba? Yellow. 'Di ba ang gold is ang gold is kulay yellow. So kaya nag-yellow kami ngayon dahil siyempre meron tayong kayamanan. Ang kayamanan natin ay ang ating sari-sari store. Okay, so ngayon ang pag-usapan natin ay marami na kasi nagtatanong nito sa amin ni Kuya Dave, pero ngayon lang namin ito masagot. So paano kami mag-price or paano mag-price sa sari-sari store? Okay, so unahin na lang natin na number one, depende po sa lokasyon. Yes, depende po kasi sa lokasyon. Hindi po na ibig sabihin na kung magkano yung pricing namin dito sa abing tindahan ay yun din yung gagawin niyo. Price ninyo sa inyo sa inyong sari-sari store kasi po iba-iba po tayo ng lokasyon. Ang ibig ko pong sabihin kung saan tayo mamimili, halimbawa depende sa distance ng ano niyo, baka nandun kayo sa sulok na barangay. So ilang kilometro ba sa barangay niyo ang iyong mamimilihan, yung palengke or grocery store na malaki, yung mga mini mart na mga wholesaler. So isalin niyo sa competition yun kasi kung malayo din siya, siyempre malamang medyo mahal ang medyo mahal yung pricing, medyo mataas. Kasi yung box kasi, 'di ba? Box. Dito sa amin pag may kakilala ako umuwi sila doon sa medyo malayo pa, yung kasi yung per box ng kanilang binibili ay isang tao na din yung yung bayad ng pamasahe. Kaya syempre, alam nga naman na malaki yung pamasahe natin, mura yung paninda natin, parang hindi naman din balance. So, depende lang talaga yun sa lokasyon. Oo, hindi natin mabiblame na ang price ng ibang sari-sari store ay medyo mataas, mahal. Medyo mahal. Kasi nga po, yung binibilihan nila ay malayo. Depende sa transportation ng kanilang mga product. Kasi okay, so yun nakadepende sa location. Ang number two is nakadepende din yan kung saan natin binibili yung ating mga item. So halimbawa sa panahon ngayon, di ba, example ko na lang sa akin, nung di ba may ECQ tayo, hindi ako makapunta doon sa grocery na pinupuntahan ko na mura lang. Kasi nga, hindi ako nakapasok dahil may schedule kami. So, napilitan akong bumili na lang dito sa medyo malapit sa amin. Siyempre, yung binilhan ko ay mas mataas yung price na bigay nila kaysa doon sa supermarket na doon ako namimili. Halimbawa, yung mga junk foods. Ang bili ko doon sa supermarket is 6. Tapos dito sa nabilihan ko, is 7. So, alam nga naman na ang benta ko dito sa sari-sari store ko ay 7. Na 7 naman yung bili ko. Siyempre, magpatong ako ng piso. Kaya, depende din yan kung saan natin binili yung mga product ng ating mga paninda. Okay, so, number 3 is, alamin natin kung magkano ang presyuhan ng mga katabi nating sari-sari store. Kasi nga, baka naman mas mataas ang price natin kumpara sa kanila. So alamin na lang natin kung magkano yung mga ano nila, yung mga price nga nila.
Para hindi tayo magkatampo, tampuhan yung mga kompetensya natin, siyempre kung kaibigan mo lang din, tapatan mo na lang parehas. Tapatan na lang. Hindi lang tayo masyadong, hindi natin masyadong babaan. So siguro, parehas na lang, level na lang siguro, para fair din sa kanila. At saka kumikita ka na rin, kumikita sila. Depende na lang yun doon sa mga customer na gusto pumunta sa'yo, kasi mga suki mo, talagang pupunta yan sa'yo talaga. Hindi naman lahat ng item parehas kayo eh. Meron namang... Meron talagang... Mas mababa yung pricing mo, yung sa kanya mataas. Mataas. So, yan lang yan ang buhay natin sa tindahan. Kailangan nating up and down. Up and down. So, yun. Yun din. At isa pa, number pang-apat is, alamin natin kung saan tayo makabili ng mga produkto na mura. Kasi pag doon tayo mamili sa mura, di syempre mura din yung paninda natin. So maghanap tayo ng mga wholesaler, tapos yung mga supermarket nga. Kasi dito sa lugar namin, maraming mga supermarket, mga malls na may grocery sila, pero doon talaga kami sa grocery na palagi kong pinupuntahan kasi doon talaga yung presyo na napakababa compared doon sa ibang mga grocery dito sa amin. Ang taas ng price nila, halos magkapareho na kami ng presyo. Kaya yun talaga, kaming price. O yun talaga, hanapin natin yung supermarket na mababa ang price para yung paninda natin, hindi siya mahal. Oo, hindi siya mataas. Kaya nga, yung ano price natin, yung mga suki natin, nagtatakas sila minsan dahil, mas parang parehas lang kayo ng price ng mall doon sa, KCC or something dyan sa 168, pareho lang parehas lang price. No? Kasi nga, yung iba, doon kasi namimili sa mga medyo mahal na yung mga item, kaya mahal na din yung benta nila. Kaya yun, maghanap tayo ng wholesaler or distributor na mababa yung mga price na binibigay sa iyo. So, tapos ugaliin natin, lalo na sa panahon ngayon, yung price kasi tumataas. Mm-hmm. So ugaliin natin na mag-check talaga ng resibo natin. Every time na mag-grocery tayo, katulad ng ginagawa ko, meron ako mga resibo dito. Counter-check, pag-uwi. Isa-isa talaga. Mo. Kasi nga, halimbawa yung benta natin, nabili natin yung item is 10 na pala ngayon, di dati 8 lang or 9. So ngayon, nabili natin siya ng 10, hindi natin namamalayan. Ang benta natin ay 10 pa rin, so tabla lang. Wala tayong kita. So yun yung ginagawa ko, every time na mamimili, check talaga ng mga resibo. Check ang mga price. Kasi kahit papaano, sayang pa yung kita na mawala sa atin. Para tayo sa kung magkano yung tubo dito sa aming sari-sari store. So kadalas dito sa store namin, nasa 10% to 20% kami, depende din sa mga product, di ba? Depende sa item. So alam niyo ba yung mga basic needs, yung mga saleable dito sa tindahan natin ay doon tayo kumikita ng malaki kasi hindi nahahalata kasi kumbaga mababa lang yung price, anong tawag niyan? Mura lang yung price niya, pero 20% pala yung kinikita natin doon at yun pa yung mabenta dito sa tindahan natin. Halimbawa na lang, magbigay ako ng example, itong mga shampoo, more than 20% ang kita natin dyan. Sa mga Downy, sa mga powder na sabon, 20% tayo dyan. Halos yung mga item na saleable ay nasa 20% tayo. Okay, yun. So, kaya nga, tulad ng sinasabi ko, kailangan yung mga saleable item na palaging binibili ng ating mga customer ay kailangan talaga na hindi tayo maubusan dahil doon tayo kumikita ng malaki. Dahil doon ay nakakakuha tayo ng 20 to 30%. So, hindi lang namamalayan dahil nga maliit lang yung halaga. Mm-hmm. Maliit lang yung halaga niya. Halimbawa, 4 pesos, 5 pesos. So, hindi lang mahalata na 20 to 30% yung kinikita natin. Okay. Yung mga item pala na matataas na yung price, 10% na lang po yung patong namin. Katulad nung Bear Brand na 330 grams. So, ang bili natin dyan is 105. So, yung benta namin dito is 115. So, 10% lang yung tinutubo namin kasi nga pag
malaki na yung malaki yung percent na idagdag natin, mas lalong tataas yung mga price niya. Yung mga ano namin, yung mga infant milk, nasa 100 plus na kasi yung ibang ano amount niyon, amount noon. So 10% pa rin din yung ano namin, yung patong namin. So yun nga yung sinasabi ko, kadalasan dito sa mga small item lang dito tayo kumikita ng malaki. So yung mga ano namin, yung mga akapi namin is siguro pare-pareho lang naman natin na tayo ng price, nasa 8. Tapos yung twin natin nasa 12. So halos magpapareho lang kayo tayo. Tapos yung ating mga Bear Brand Swak, tapos Birch Tree, yung swak namin is 12. Tapos yung Birch Tree namin ay 10. So depende na lang din po sa inyo siguro kung gaya ng sinabi namin kung saan natin nabibili yung mga product natin. So ano pa ba yung ano namin, yung mga junk foods, so doon din tayo makabawi kasi siguro sa ang bili natin sa junk foods meron tayong siguro piso plus may centavos pa na dagdag, so kita na rin yun, malaking kita na din yun. So yun lang siguro, halos lahat ng mga ano dito sa tindahan natin is siguro nasa 10%, 10, 20, 30. Basta depende na lang po sa inyo kung magkano yung itutubo ninyo sa inyo ang mga product. Basta wag lang talaga nating taasan ng masyadong mataas. Doon ka lang mag ano sa mga level mali, na lang maliit na mga amount. Pwede ka, bawi doon, na lang tayo doon. Doon ka sa maliit na amount. At saka kasi doon pag, sa mga repacking. Doon ka mag-presyo sa mga malaking amount na ng mga product. Mag-price ka doon. Lalong nagmahal yun kasi. Kaya madali nilang detect na mas mahal yung product mo. Oo nga. Okay, yun ang siguro muna yung ma-share namin. Siguro pag-usapan naman natin yan siguro sa mga next vlogs na naman. Ipapakita namin sa inyo yung mga item namin. At isa-isahin namin i-share sa inyo kung magkano talaga yung price namin every item. So magsa-shoutout muna kami bago tayo magpaalam. Shoutout Juhan Espidilion. Sir Monico Gullier, shoutout. Cherilyn Sungahid, shoutout. Melen Suenos, shoutout. Malyari Veronica, shout out po ma'am. AJ Kimpo, shout out. Ilocano Bisaya, shout out. Crystal Jayan, Crystal Seiya 18, shout out. Nanette Myla, shout out. Grace Ozil Tilly, shout out. Isji Ritin, shout out. Joberlin P, shout out. Rose Jam 11, shout out. Terry Bisaya, shout out. Linita Garcia, shout out. Okay, Lias Vlog, shout out. Leonila, Leonela De Making, Di Makiling, shout out po. At kay Ma'am Tuti Derlis Channel na nasa Thailand, shout out po. Shout out din kay Angel Adventure ng Japan at kanyang partner na si Masatoshi Yuda. Yes, shout out. Linda Simple Life, GM22 Store, shout out. Jared Patriarca, shout out. Alona Torion, shout out. Ma'am Shi, shout out din sa iyo. Maricel Pabilyar, shout out din. Nilia Raquetera, shout out din sa iyo. Kuya Jay, shout out din. Jobelin Lacosta, shout out sa iyo. Marie-Chris G, shout out. Cathy Braganza, shout out. Linda Guyang, shout out. Helen Busio, shout out. Thelma Star Vlog, shout out sa iyo. Len Solano, shout out. BBT, Nengabag, shout out. Flor Alboro, shout out. Flor Alboro, shout out. Misty Budigas. And lastly, Nelia De La Rosa, shout out sa inyong lahat. Okay, Amiga, shout out to Gemma Bardos and Serge Bardos sa Kuwait. Hoy, Montales. Montales. Oh, Montales family. And Ati Pobi Bardos and Kuya Chris. Regards, extend my regards to all sa Surigao City. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next vlogs. Bye! Bye.